Gusto makriya. Hello guys, good evening. Andito po kami sa village po ng mga friend kong magaganda. Bam. Si Angie na maganda. Nakuha yung basurahan. Okay lang. Mga kids. So masayang-masaya po kami guys. Ito po yung ginagawa namin yearly po pag summer. Video ko ang patata to. Andito po kami lagi. Maghihintay po kami ng bus dito para mag-swimming. So ngayon, bago pa mag-summer, so pasyal-pasyal muna tayo dito. Bawal pang dagat. Sobrang lamig pa guys. Insert kayo ha? Yes. So mag-interviewin ko sila. Kung kumusta yung pandemic nila. Ay, ikaw, madam. Kumusta? Kumusta ang trabaho, madam? Madam. Okay lang, madam. Sige. Pumunta ba kayo sa bahay? May patata ko. Walang pandemya doon. Walang pandemic. Marami. Ibig sabihin, marami kayong tanim na, na patatas. Meron pa kaming aginaris kung gusto nyo. Ibig sabihin, hindi kayo affected sa pandemic na nag-lockdown kasi meron po silang sariling produkto. Nagtatanim po sila, guys. Ganun. Sobrang sipag po nila. Si Angie may trabaho, nagtatanim pa siya, so sobrang sipag niya, guys. Hindi ako nagtatanim, yung husband. Yung husband niya, so good. Kasi, kasi at least, guys, nakakasave po sila sa nakakasave po sila sa groceries nila. Kasi yung patatas, importante po yun dito, yung patatas. Kasi meron silang meron silang... Wala nga ng pandemic. Oo, kasi may sarili silang mga, How about sa'yo, Dan? Kumusta ang pandemic mo, Dan? Apektado ako. Sino ba yung magbibigay sa akin ng yung... Ayuda. Ayuda. Gusto ko yung ayuda. Kasi wala sa amin natanim, wala. Wala? Walang mataniman. Walang mataniman. Sa kasada, di pwede. Bigyan ka ng seeds. Kasi guys, sila dadang ang negosyo po nila. Gumagawa sila ng pinto at mga bintana. So, aluminum po yun. Wala naman ngayon magpatrabaho kasi pandemic. Kung yung taong pumunta. Hindi naapektado yung pandemya yan. Kasi may mga aluminum. Hindi, naghihintay daw siya ng ayuda nga. May mga aluminum doon. Yun na lang ang kainin namin. Ilaga. Hindi, how about naman ko? Ano yung... Andang, ano naman yung natutunan mo sa pandemic ngayon? Ano yung natutunan? Ano yung dapat gawin? Ang dapat natin gawin sa pandemic, huwag lumabas. Kami lumabas ka. Bakit lumabas ka? Pero ngayon, pwede na. Pwede na lumabas. Walang kumplay. Okay, Sati Babe. Naiyak-iyak na Sati Babe. Ikaw, Kuya Gam, ano masasabi niyo about sa about sa pandemic? Ano yung dapat nating gawin? Ay, Ginoo. Dapat gawin. Kasi ako, kami kasi unang-unang, na-realize ko talaga itong pandemic yung kailangan mo talaga mag-save. Tama. Hindi lang dahil OFW tayo, hindi porkit OFW tayo, marami tayong pera dito sa abroad, pero hindi po totoo yun, So, ang learnings ko dahil sa pandemic is yung mag-save tayo. Ito naman sinasabi ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin dito na Pilipina, ako kasi, saka yung misis ko, mayroon talaga kaming garden, Summer, winter, may COVID man o wala, kumpleto kami ng gulay. Maganda yun dahil may sarili kayong produkto. Pag dating naman sa mga isda, doon ang sarap ng bahay namin, naninimit kami, may ulam kami, wala kaming problema. Tama, agree po ako. Tapos, dahil mayroon kayo doon, pwede kayong mamingwit pala ng isda. So, hindi kami masyado, hindi kami masyado... Affected. Affected. Walang taong hindi affected sa COVID, Lahat affected. Ang lang is yung paano magsusurvive, Kung wala kang savings. Tama, agree. Wala kang land na pwede pagtaniman, kaya ni Dada. Pero mostly naman kasi dito sa Greece yung matatanda, Kahit maliit yung garden nila, ilang 12 square meter lang yung pwede na pagtaniman. Nakaka-survive sila kasi kahit may mga edad na sila, nagtatanim talaga sila. Tama. Wala silang mas gusto nila yung mas gusto nila natural at organic na pagkain. Tama. Yun. Thank you!
interviewin ko yung may-ari nito, si ano, Jessica the Explorer. Eh, ano bang masasabi mo, Inday Jessica, sa pandemic? Sa ngayong, anong problema mo? Problema ko. Problema. Ito, ito. Real talk to. Real talk to. Ang problema ko, number one, guys. Sabihin mo, lalaki yung problema mo. Lalaki ang problema ko una-una. Kasi... Jesus Maria Jose. Hindi, seryoso. Ito no, para sa akin, kailangan po natin mag-save ng pera. Di, kasi po... Marami na yung pira. Hindi, kasi hindi sa lahat ng panahon po may pera tayo. Kailangan natin mag-save talaga. Kasi ang dami pong nawawala ng trabaho ngayon. Kaya... Kung wala po tayo na save, so ano po yung paggastos natin daily? So, syempre, yung bills natin, everyday, so grocery. So, kailangan pa rin talaga mag-save ng pera. Para na rin sa future natin yun. At kailangan po tayong, lagi tayong healthy. Kakain po tayo ng mga gulay, wag po tayo puro karne. Isali at frutas. Isali mo yung I am barley. It's good. Mm-hmm. It's amazing barley. Sige na, subscribes na kayo. Kung sino pa hindi naka-subscribe, kasi mamimigay si Jessica ng ayuda. Nakaloka. Mamimigay na ako ng ayuda. Yes, guys. Pagka marami na po akong subscriber, guys, pagka kumita po ako, mamimigay po tayo ng tulong. Sa mga kababayan po natin. Especially sa Pilipinas. O, sa Pilipinas po daw, guys. Dito, okay lang naman dito sa Pilipinas. Pag 1,000. Marami kasi doon. Bye-bye, guys. God bless. Ingat po tayo lagi.